Nagsimula kami nang walang ideya kung saan tutungo. Ang mahalaga lang ay makapagsalita. Kung di siya magagamit or wala kang mararamdaman sa nakita o nabasa mo, ano pang halaga niya? Bakit pa ako gagawa? Hello, good morning. Dami sa lahat nagpe-present pala sa workshop. Kami po ang Mako Micro-press. At ako po si Ian. Ito po ang aking partner. Ako po si Ara. Si Ara. Gusto namin i-maintain yung anonymity namin as artists kasi para mas ma-highlight yung mga gawa, yung mga issues na nilalaman ng bawat work. Functionality yung number one. Do-it-yourself artworks na ginagawa namin. Kaya tote bags, prints, stickers, zines. Kasi madidikit siya sa mga functional items like water tumblers, notebooks, journals. Kaya rin zine, kasi very functional yung zine. Kasi madali siyang dalhin, madaling iprint, madaling buklat, mabilis gawin, tas murang gawin. So, paano ito makikita agad? Paano ito magagamit agad? Mas ganun yung mga tanong na laging tumatakbo sa isip namin pag nagdi-design. Hindi lang siya dahil, uy, magandang pakinggan. Pero may proseso siya bago siya ilabas. Actually, wala kaming specific arts. Hindi nga ako mindful sa salitang art style pala to or what. It's not about the skills, it's about the mindset and the heart. Kahit ano pang ganda ng drawing mo, kung ang mensahe ay hindi maintindihan, hindi mabasa, so dapat, kaya laki ng font, kulay itim karamihan, kasi kahit malayo, uy, makikita mo eh. Yun lang yung design principle ko. Kaya siya bright colors kasi yun yung makikita mo rin agad. Dito kami fully malaya. Ito yung tahanan namin. Pag may gusto kaming gawin, magagawa namin dito. Kahit maliit yung sahod, gagawin at gagawin namin siya. Ganun yung pakiramdam. Siyempre, hindi ka naman gumagawa para lang kumita. Ginagawa mo siya dahil gusto mo siya. Kumbaga sa usapin ng protest art, pwede rin siya i-consider sa public art. So, lahat ng mga mensahe dito ay pampubliko. Ownership na natin lahat ownership. Siya. Everything is apektado kung ano ako ngayon ng maraming bagay sa paligid ko. At yun yung tinatry kong ilabas sa ginagawa ko. Yung environment ko. Mm-hmm. Kaya hindi ko siya nakita ng political noong una. Yung mga estudyante na naging interview sa amin, ay, political art to ha. Parang, ang powerful masyado. No, ito yung mga bagay nakita mo sa paligid mo. Pansinin lang natin ulit at i-appreciate. Kung ayaw natin ng karahasan, ano yung tsura ng mundong walang karahasan? So, mas ganun yung design process namin. Nandun laging tanong sa sarili namin na enough ba itong ginagawa namin? Dapat meron pa kaming kayang ibigay. Karapatan mo siya na gumawa ng sining na galing sa'yo na alam mo para sa iba. Noong una, nakakatawa kasi talagang ganun din na makapiling namin kami yung may pinakamaraming impormasyon dahil lang nagagawa namin ito. Pero kung isipin mo sila, may pinakamaraming impormasyon. At kami ay nandun lamang para ipabatid na sa pamamagitan ng sining, ng zine, stickers, posters, ay kasama niyo po kami sa inyong danas sa pang-araw-araw. Nayan kami. Siya, hindi lang siya basta business, hindi lang siya basta advocacy. It's a mode of connecting, mode of relationship. Ako personally, hindi ko naisip mag-quit sa Mako kasi naramdaman ko na talaga yung significance niya sa buhay ko. Kung may sagot man sa konsepto ng passion, ito na eh, parang ito na yung nakikita ko eh. Pero dahil sa pandemic, pinilit niya akong i-reevaluate yung relationship ko with this. Hirap na hirap kami sa pag-adjust sa online. Kasi kahit itong works namin, physical dapat siyang pinapamahagi. Siyempre, nagkaroon ng bagong layer of challenge kasi ngayon may work na. Siyempre, nahirapan na kaming gawin yun. Hindi na kami nakakapag-produce in the same intensity as before dahil marami nang kaagaw sa oras and energy yung Mako lives on. Kahit sa trabaho ko, ganito ako gumawa. So, nagdun pa rin yung parte ng Mako. Di siya quitting, pero pagbabagong hubog lang. Nag-transform lang siya into something pwede ko pa rin itong balikan anytime. Papahinga lang, pero hindi kami sumusuko or tumitigil. Para mas gusto kong isipin na nasa maturing stage kami. Balik sa pakikinig, baka kayo rin mismo nagbago na. Yung narinig namin before, hindi na kayo ngayon yun. So, doon kami ngayon. At ganun din kami. Kung iahalin tulad sa halaman, yung stage namin yun parang naging bonsai. Stunted yung growth niya. Pero buhay siya. Kahit hindi kami super ingay ngayong pandemic, kahit parang kaming nasa resting, dormant phase, sobrang nakatataba sa puso na meron pa rin talagang mga individual na interesado.
So yun talaga ang gusto naming i-emphasize at patampukin, yung lente ng human rights ngayong election. No? Ang number one ay ma-exercise yung lahat ng karapatan na pwede nating i-exercise. Lumabas sila sa pagiging artist lang. Makita nila ang mga sarili nila bilang mga mamamayan din sila na apektado ng kung ano mang kalalabasan ng election. Maging responsable sa art kasi alam natin negative yung nangyayari. Baka time to para yung creativity natin, gisingin natin ulit. Discover new ways na pag-communicate. Ine-emphasize na it's not just with the visuals and the looks, kundi kung ano yung mensahe na bit-bit ng artwork na yun. Magpatuloy lang sa paggawa and sana yung art natin ay tumutulong sa pagbuo ng collective imagination ng kung anong mundo yung gusto nating marating. So yung trabaho, quote-unquote, ng artist ay hindi lang nakukulong sa pag-promote ng kung sino mang kandidato or campaign or issue. Nandun din siya sa pagpapakita ng mundo na gusto nating marating. And sana, kung ano yung gagawa nilang artwork ay magtuloy-tuloy post-election. So for me, ang future ng Mako ay patuloy lang na ugnayan na sana ang future din, hindi na ito yung lalamanin ng artworks namin. Kasi ibig sabihin, wala nang kailangang isigaw. Kasi natamasa na yung mga panawagang ito, naresolba na yung mga issue nilalaman ng mga artworks na ito. Sa future na yun, yung sticker namin na occupy, meaning na occupy na lahat ng espasyo, lahat nakapag-resist na sa kanilang gustong i-resist. Yung zine namin na gusto na umuwi ni Christine, sana nakauwi na si Christine sa isang ligtas na komunidad niya. Sticker namin na sahod itaas. Sana mataas ng sahod ng lahat. Kung mag-wish talaga ako for Mako is that lahat ng nilatag namin ay magkakatotoo. At yun ay dahil nangyayari na talaga yun sa lipunan natin, sa mga kasama natin.